Hello guys! Magandang umaga! So, nandito na naman ako, no? Video, kung bago ka man sa akin channel, kung hindi mo mga pala ako kilala, ako nga pala si Foodies Farm, Foodies TV, si Austin, na bibigay sa inyo ng konting kaalaman tapos sa pagmamanukan. And kung napadalaw ka, dahil sa video na to, pakiclick naman yung notification bell and subscribe button para man-notify po kayo sa mga bago natin lalabas sa video, no? Itong hawak ko nga pala na to is ating Rhode Island Red na mahogany. Pasensya, ang dumi pa ng pao kasi gagaling nga kami sa baha, ano? Welcome nga pala kayo always dito sa ating channel, sa aking bahay, at sa aking manukan, no? Ang pag-uusapan natin ngayon is about doon sa ating, ano, bidirin na barrel drop. Medyo na disappoint lang naman ako. Nakita nyo naman sa aking, ano, thumbnail, no? Na disappointed ako. Kasi, detekachoy ko na kayo kasi ibang-iba naman yung sa typical na barrel Plymouth rock na hawak or nasa farm. Ibang-iba siya. And far as I know, na cross na siya yung nabili natin na barrel Plymouth rock. Yeah, feeling ko is ano na yon. Para sa akin, ha, ano siya, Black Star na rooster, no? Para ano nga ba yung Black Star na rooster, no? Ang Black Star na rooster nga pala is yung cross ng ano, barrel Plymouth rock na hen and Rhode Island Red na rooster. Yan. So, ang kakalabasan nung iso, Black Sexling, kumbaga. Ano ba? Papakita ko sa inyo yung Black Sexling natin na babae, no? Saan ba yun? Guys, ito nga po yung black sexling natin na hen. Ito. Yan. Ito yung mukha ng black sexling natin. Napakaganda mga itlog nito. Napakalakas. And malalaki siya, no? And kumpara sa iba, na maliit yung body nila. Kumpara doon sa red, typical na barrel Plymouth rock and na hen and Rhode Island red natin na hen, no? So, napakaganda yung layers. And hindi siya ganun kalaki kumusumo ng feeds. So, kung magtatayo ka naman ng pangingitlugin, is para sa akin, maganda ng hybrid, no? Cinnamon Queen, or Deckal, para sa mga brown eggs to, no? And Black Sexling, no? Paano ko nga ba sabi na cross na yung ating binili na barrel Plymouth rock na rooster, no? Kasi, ito, kukunin ko, ha? Barrel Plymouth rock na rooster daw. Para sa akin, hindi siya barrel Plymouth rock na rooster kasi black sexling siya. Kita nyo naman guys, oh. Lamang na lamang yung pagka dilaw at pula niya. And dapat kasi sa barrel Plymouth rock is mas lamang yung patches or yung bulik na pagka white kumpara sa ganito. Na, tensya na guys kasi ano ako eh, na-disappoint talaga ako. Papakita ko sa inyo yung typical, no? Kaya nung humusga, ito yung binili natin na barrel Plymouth rock daw. Yan. Ito. Tapos kukunin ko naman yung barrel Plymouth rock ko naman na offspring ko na, no? Ito guys, yung barrel Plymouth rock ko na offspring na rooster. Ganito dapat. So guys, ang laki ng pinagkaiba. No? Yan, yeah, no? Alam mo naman na barrel Plymouth rock and alam mo naman kung barrel Plymouth rock nga ba and hindi, no? So, bakit ko nga ba binili yun, no? Bakit ko kinuha kung alam na yun nun? O nga pala, doon sa Rhode Island red natin, wala akong issue doon. Maganda yung quality. Nagustuhan ko yung quality, gusto ko yung body shape niya, yung tangkad niya, and yung color niya. Ng paa, ng mata, ng palong, and yung color ng balahibo niya, ng feathers niya. Gustong-gusto ko yun. Napakaganda. Tuwan-tuwa ako sa nabili ko na yun. Ayan. Ito, typical na barrel Plymouth rock. Bakit ko nga ba siya binili? Kasi ako, naghahanap kasi ako ng ano, ng rooster ng Rhode Island Red and barrel Plymouth rock
para sa aking mga offspring na mga hen. Kasi ayaw ko talaga mag-inbreed, no? So, bibili ako ng rooster, no? Para sa mga pangsalang ko sa ating mga palabas ko na hen para, you know, hindi naman malugi ako. Kung sakali mo lang bumili, hindi ako malugi. Kung sakali mo bumili, hindi sila malulugi kasi wala eh. Gusto nila mag-invest, no? Gusto nila mag-invest na tama and ako yung masisira pag mali yung naibigay ko, no? Malaki eh. Masisira talaga ako noon. Ang init, tanggal ko lang ito. Yun guys, kaya so naghanap ako sa internet sa mga farm, no? Naghanap ako sa internet sa mga farm na mabibilihan. So nagpakita ng pictures, no? Nagpakita ng pictures and everything. Ako yung pumili, no? Ako yung pumili. So yun, pagkapili ko, sabi ko ito, gusto ko to. Pagkakamali ko, hindi ko tinignan nung pinick up ko na doon sa, kasi nagkita lang kami, meet up lang kami kasi wala ko sarili sasakyan. So, nagko-commute lang ako. So, nag-meet up lang kami doon sa dadaanan ng van. No? Siyempre, ayaw ko makaabala doon sa driver naman kasi namamasahero, kailangan nila yung kumita and everything. So, ako naman, ang ginawa ko, nagbayad lang ako and kinuha ko na agad yung box nang hindi ko tinitingnan. Yun yung pagkakamali ko. Na dapat hindi nyo din gawin, no? So, kailangan sa trusted breeder talaga kayo bumili, no? Kasi, wala eh. Hindi ko naman sinasabi may panlalamang na nangyari. So, may pagkakamali din ako dun. Na side ko, alam ko maling-maling-mali ako dun, no? Maling-mali ako dun. Tinatama ko lang kasi baka isipin nyo, nagpakita ako bumili ng Rhode Island Red, yung Barry Plymouth Rock na roaster, no? Baka sabihin nyo, ay, ganito pala yung typical na Barry Plymouth Rock. So, guys, na-clarify ko lang, hindi yung Barry Plymouth Rock. Siya ay Black Star, no? Black Star siya. Papakita ko sa inyo yung taas. Papakita ko yung link sa Google or picture ng galing sa Google, no? Para maano kayo, may tama kung ano yung nakita nyo sa akin. Kasi ako, nag-cross din ako noon para sa layers ko. So, ang mga lumabas is same lang ganun, no? Nakikita nyo naman, nasasabi ko na Chop Suey Line F1. Yun yung nabili natin. Na think ko, hindi talaga siya bagay Plymouth Rock. And hindi ko siya gagamitin. So, gagawin ko, kakarnihin ko na siya, kakainin ko. Namin, para sa pamilya namin, no? Yun lang guys, sana hindi kayo na-misinterpret or na-mislead sa pinakita kong video, no? So, hindi man lahat na pinapakita ko tama, no? So, i-correct mo din ako. And matagal ko sana gagawin to, no, video na to, no? Kaso, after kong pagkabili, binagyo kami ng binagyo na binagyo, no? So, hindi ko na nagawa ng video kasi may mga nangyaring hindi inaasahan. So, ngayon pa lang ako nakapag-video and kakaway ko pa lang din. Ang may papayo ko lang, kaya bumili na kayong ng tama and sa trusted breeder na magbibigay talaga ng tama. Kasi, syempre, nagbibigay kayo ng tama sa presyong hiniling nila. So, kailangan may bigay din ng tama yung hiniling nyo naman. No, yan. So, okay, mag-aala guys. Hindi ko gagamitin yung ating binili ko na Barry Plymouth Rock na Dow or Black Star. Guys, huwag kang mag-aala. Yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na to about sa Barry Plymouth Rock and sa Black Star, no? Kung mamimislead kayo or mamimisbreed kayo, ay sayang na agad sa panahon, sayang na sa oras. And syempre, mawawalan kayo ng buyer pag nangyari yon. And kayo din yung mawawalan talaga in total. Sana may natunan kayo, no? Peace! Hello guys! So, Happy New Year! And Happy Holidays! Enjoy your days! And enjoy your holidays! So, guys, mag-shoutout tayo ngayon, no? So, shoutout kay Sir Kent Wirlo Abinsay from Makilalan North, Cotabato. And kay Sir Denver Gonzaga from Kampanga, Barili, Cebu. And congrats kay Sir Tanyada na nanalo ng ating incubator parts, no, or ng ating thermostat. So, papadala ko siya pagka off ko. So, enjoy your holidays!